bumili ka, binigay mo yung pera mo sa fund, si fund manager, nilalaro niya lang yan, what stocks to buy, bonds, if and when to sell. Pero yung pera o yung mga securities na binili nila, not necessarily nasa kanila. Hello mga ka-Arki! Hi mga ka-Arki! Kamusta kayo? Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan mga ka-Arki! Yes, yes! At sana bukod doon eh, lahat ay healthy, no? Dapat mga ka-Arki ay healthy kasi mga panahon ngayon, di ba? Hindi mahirap ng may comorbidity at mahinang katawan dahil mahirap na sa COVID-19 pandemic. Mahirap ang may comorbidity pero ginagamit na dahilan ng comorbidity para magpa-vaccine. Oo nga, no? Hindi ko para nung tinanong ako, alam mo na ka na ba, Marion? Ha? Hindi pa? nung tinanong ako, ano na ba ako nahan ka na ba? Sabi ko, not yet. Sabi ko, because I don't have any comorbidity. So parang hindi ko tuloy alam kung magiging masaya ako dahil wala akong comorbids. Or malungkot dahil wala akong comorbids at hindi pa ako napabakuna. Pero napakunahan na rin ako. Just recently. Ah, talaga. Nice. Mm-hmm. So ako kasi nakapila pa rin. Nakapila pa rin. O baka tinan natin. Baka may magawa tayong paraan for that one. Anyways, ano yung pag-uusapan natin ngayon? Oo, ang pag-uusapan natin ngayon para sa mga investors kasi actually in the last month, May dalawa na ako nakuhang tanong about ano. Gusto niyang mag-invest pero may certain hesitation siya. Kasi or sila, may certain hesitation sila kasi baka pag nag-invest sila, itakbo nung fund manager or isang tao doon sa mutual fund or sa trust company yung pera niya. Eh sa savings account safe tayo kasi may PDIC, di ba? Up to the extent lang, ha? To the extent of that amount, yes. Oo. Pero sa investment, natatakot sila mamaya may itakbo yung pera nila. So, yun mga ka-Arki ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Oo. Pwede bang itakbo ng fund manager ang inyong kaperahan or investment? Sige, sige. Maganda tanong. Well, to answer that, siguro, bumalik muna tayo sa paano nag-work yung isang yung isang fund, no? Okay, whether mutual fund or UIT. Pero sige, mag-focus muna tayo sa mutual fund. Okay. Ngayon, ang nangyari kasi sa mutual fund, yung perang ininvest natin, okay, we buy shares. Okay? We buy shares in the mutual funds. And kung mapapansin natin mga ka-Arki, no, yung mga mutual fund sa dulo niyan parate, meron yung nakalagay na Inc. Okay? Meaning incorporated. Ngayon, ano ba, Mario, yung mga nakikita nating mga entities na may ink sa dulo? These are what? Mga corporation yan. Mga corporation, right? That's why, mga ka-Arki, ang mga mutual funds talaga, in essence, corporation yung mga yan. Okay? That's why you buy shares. So, corporation sila like Jollibee, like Ayala Corporation, like BPI, like Metrobank, whatever. Globe, ganyan. Corporation din ng mga mutual fund. Kaya, yan. Kunwari, First Metro Save and Learn Equity Fund, Inc. Diba? Or Philippine Stock Index Fund, Inc. Mga ganyan. Puro may mga Inc. yan kasi corporation sila. Now, isipin natin, binigay mo yung pera, bumili ka ng shares sa corporation. So, parang nag-invest ka rin sa Jollibee. Diba? Bili ka ng Jollibee na sana yung makuha mong manok, hindi tao tuwali, ha? Hindi tuwali, ha? Di ba? So, invest ka sa Jollibee, so may kapalit na shares. Okay? Ngayon, si Jollibee ba, itatakbo yung pera mo? Siyempre, hindi, kasi malaking korporasyon ng Jollibee, di ba? Pareho din sa mutual fund yan. Kasi, pagkabili mo ng shares, okay, so yung pera mo nandoon na. So, yung fund manager mismo, okay, or yung asset management company, yung ginagawa nila, yung pera na pumasok sa fund, okay, yung pera na pumasok sa fund, no, na binili mo ng shares, dinideploy nila. Meaning, binibili nila yan ng stocks, okay, kung stock mutual fund, binibili nila ng bonds yan, kung fixed income mutual fund, no, or binibili nila ng money market yan, or minsan, di ba, may mga balance fund na tinatawag, Marion, di ba? So, stocks or any combination. So, binibili nila yan. So, pagkabili nila yon, then, naka-invest na doon yung pera mo. Now, at the end of the day, ang hawak mo,
ay yung shares sa mutual fund company. At bukod pa doon, kumbaga, eh, hindi talaga hawak ni fund manager yung pera nyo. Okay? So, minamanage niya lang yung kapirahan ng fund. Hindi rin nakapangalan sa kanya yung inyong investment. Nakapangalan kanino? Nakapangalan pa rin sa inyo. So, halimbawa, si Marion nag-invest sa mutual fund XYZ. So, it's Marion Evangelista in mutual fund XYZ. So, hindi nila, kumbaga, yung investment nasa iyo pa rin, yung shares nasa iyo pa rin. At bukod pa doon, yung mga mutual fund, okay, yung mga pera nito, yung mga securities nila, hindi rin nasa fund manager. Meron tayong tinatawag na mga custodian din. Okay, may mga custodian din tayo. So, kumbaga, bumili ka, binigay mo yung pera mo sa fund, si fund manager, nilalaro niya lang yan, what stocks to buy, bonds, if and when to sell. Pero, yung pera o yung mga securities na binili nila, not necessarily nasa kanila. Kumbaga, merong humahawak no na third party custodian na nasa kanila yung mga biniling shares of stocks or bonds or combination. So yun, so kumbaga parang si fund manager, sinasabi niya lang kung saan mag-i-invest, pero wala siyang control sa pera, wala siyang ano ba, hindi siya signatory sa kumbaga no sa mga savings account sa mga kumpanya. Kumbaga hindi nakapangalan sa kanya yung ano, yung mga pera at yung mga stocks sa loob ng fund. Yung laman nila nakapangalan sa fund. Okay? So no, hindi matatakbo ng fund manager yung ano, yung pera ninyo. Oh, tapos yung fund bilang corporation siya, 'di ba? Corporation is a separate juridical entity. So kung yes, nangyari sa corporation, ang maliliquidate is yung assets ng corporation. That's right. That's right. In this case, ang maliliquidate yung mga stocks na ino-own or yung mga bonds or money market or combination ng mga yun. So yun. So pag na-liquidate yun, magiging cash. Siyempre, kung naging cash lahat yun, eh sabi mo, oh, meron akong number of shares dyan. So may hati ako dyan. Yes. Oo, i-distribute sa inyo. So yun, hindi po matatakbo ni fund manager yung pera ninyo kasi kumbaga, on a controlled basis, hindi naman siya pwedeng mag-ano, no? Hindi naman siya pwedeng i-transfer yung cash ng mga... Like for example, kunwari, si mutual fund nakabili sa Jollibee. Ang owner ng Jollibee shares na yun is si mutual fund, hindi si fund manager. Diba? Nakapangalan pa rin sa fund yun. So, wala, hindi niya makukuha. At kung halimbang i-liquidate niya yun, naging cash, yung cash ng fund na yun mapupunta sa bank account, which is nakapangalan pa din dun sa mutual fund. Okay? Yes. Kumbaga si fund manager, siya yung brains kung magde-decide siya na bibili siya ng maraming Jollibee. Pero yung pangalan, yung legal ownership ng stock na yon na bibili niya is under the name of the fund, diba? That's right, that's right. So pag niliquidate yon, babalik at babalik, walang ibang pupunta, babalik at babalik pa rin yun dun sa fund. Hindi sa pangalan ng fund manager. Tama ka dun, Marion. Parang ano lang siya. Yeah, parang siya lang yung brains nung ano, nung fund. Naisip ko kasi parang ano eh, parang para siya yung conductor na, alam mo yun, niya na sa, ano, sa orchestra. Oh, yun, yung sa bus. sa bus. So, yun yung ano, yun yung take natin dyan. So, safe siya. At bukod pa dun, no, ino-audit ang mga mutual fund, ha? So, meron yung internal auditor. Okay, meron din yung mga external auditor from yung mga SGV, yung mga ganyan, whatever. At minsan may mga ini-inspect pa din yan ng mga regulatory bodies like the SEC. So kumbaga, sangkaterba din yung tumitingin sa fund para ma-ensure na everything is in place, na walang mangyayaring ano ba, kababalaghan, at yung mga kinakatakutan natin ay hindi mangyayari. Tapos ano, siguro sa mga ka-arki nating nakikinig, kung may dapat tayong pag-ingatan, ito yung mga tao na individual sila na nangangalap ng pondo, nagbabahay-bahay, yes, 'di ba? Kunwari si Jose, 'di ba? Sasabihin ni Jose kay Sir Rienzie, "Sir Rienzie, ako na bahala mag-invest, may 1 million ka ba dyan? Ako na bahala magbigay mo sa akin yung 1 million, tutubo ka ng 20%," sabi ni Jose. Ano to? Per month? Per week, sabi niya, diba? Ganun yung tao.
nag-iikot-ikot bahay-bahay na individual lang na walang nire-represent na company. So, doon tayo mag-ingat kasi red flag na yun, di ba? Kung walang pinahawakan. Promise lang yan. Magaling kasi ako eh. You know, I earn like this, like that. Naka-Ferrari ako, yung toy car. At saka ano, at saka hindi mo, kumbaga, pag tinanong mo no, kung sino yung mga tao sa likod nung scheme na yon, eh hindi mo kilala. Diba? At sa mga mutual fund, diba, makikita mo sa website, makikita mong legit, makikita mo kung saan sila galing, o ito, galing na to ng ganitong iba't ibang asset management company o mga bangko. So, ma-verify mo. Pero kung hindi mo ma-verify. Tapos, importante pa pala, Marion, yung lisensya, no? Sa SEC kasi, meron tayong tinatawag na Certified Investment Solicitor na, kumbaga, sila lang yung mga taong pwedeng mangalap ng investment o mag-collect o mag-solicit ng investment. So, kapag walang CIS license, ay nako, magdalawa, magtatlong isip na kayo mga ka-Arki. Tagilid tayo dyan. Tagilid tayo dyan. Mahalaga yan mga ka-Arki. Pag nanghingi kayo ng license, hindi lang driver's license ang dapat ipakita nung nanghihingi ng investment sa inyo mga ka-Arki. Mm-hmm. Dapat CIS din siya. Certified Investment Solicitor. Yeah. Para sigurado tayo na hindi maitatakbo nung kung sino man na Poncho Pilato yung pera ninyo. You're in good hands with ACIS. hindi yung we find ways to steal your money. So, yun, mga ka-Arki. I hope na nasagot natin yung inyong mga agam-agam no about ano pag-invest na baka takbuhin ng pera. So, ayun. So, if you like this video, please do give it a thumbs up. Okay? hit the notification bell. So that you'll be notified of our new videos. And again, don't forget to subscribe to our channel para mag 50,000 subscribers na tayo. So with that, thank you very much and ingat mga ka-RG. Bye-bye. Bye-bye.